Paano ka ba bibili ng stocks kung wala kang idea kung anong dapat na iyong bilhin? Paano ka magde-decide kung wala ka namang idea kung anong dapat mong bilhin or nagsisimula ka pa lang sa stock market sa Philippines? Hi guys, this is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. Pag-usapan natin sa video na to, alamin natin kung ano yung mga gagamitin nating tools para makapag-decide tayo kung ano yung dapat nating bilhin o ibenta na stocks. So meron tayong dalawang option para mag-decide kung anong klaseng stocks ba ang dapat nating bilhin or ibenta. Okay, gamit ang Call Financial website at gamit ang mga tools na meron sila ay ito yung pwedeng makatulong sa atin para hindi din tayo mahirapan mag-isip kung ano ba yung dapat nating bilhin or ibenta. So meron tayong fundamental at meron din tayong technical way para malaman kung ano yung mga dapat nating i-buy and sell or i-hold. So yan, tatlong na yan ang pag-aaralan natin sa video na to. So simulan natin sa fundamental. So ano ba ang ibig sabihin ng fundamental? Pag sinabi mong fundamental, ito yung ibabase mo yung iyong desisyon sa lagay ng stock market. Fundamentally, ano ba yung lagay ng trend sa ngayon? Like for example, today is January 15, Saturday. This week, ano ang nangyari sa stock market? Bumagsak ba or tumaas? Tingnan natin, puntahan natin yung ating Call Financial website. According dito sa website nila, ngayong January 15, ang PSEI ay nasa 7,261 and lahat ng sectors ay namumula except yung MO. Tingnan natin yung PSEI. So kung makikita natin yung chart dito, ito yung nakikita ninyong chart is nung Friday kahapon, January 14, ang open ng market ay 7,281. At ang pinakamataas niya ay 7,293 at ang pinakamababa niya ay 7,261 at nag-close siya ng 7,261.34. So kung titingnan natin yung trend nito mga nakaraang araw ay pataas siya. Okay, umangat siya from 6,966. Yan, bumaba siya, di ba? So yan yung pinakamababa niya last January 10. Going back sa fundamental strategy or fundamental way kung paano tayo bibili or bebenta ng stocks, pumunta lang tayo sa mismong page ng Call Financial website at pumunta tayo sa research. Okay? So sa research tab, ito 'yon. Sa research tab, nasa baba niyan, under ng research tab, yung fundamentals and yung technical. So simulan muna natin sa fundamental. I-click natin yung fundamental. So dito sa fundamental, nagbibigay si Call Financial mismo ng mga company updates. Ayan, company updates at mga reports about sa mga companies na nasa nakalista sa PSEI. Ito yung mga notes or stocks na makikita natin kung ano yung mga details related sa outlook ng Call Financial pagdating sa mga companies na ito. Ano yung nakikita nila na trend sa mga susunod na buwan or taon or this year? Ano yung nakikita nila? Dito nyo yun makikita. Okay, so nakalagay din dyan kung anong date ito ni-release, itong report na to. And yung mga latest ay yung naka-red. Itong mga hina-highlight ko ngayon, yan yung mga latest. So subukan nating magbukas ng isang update, which is yesterday lang nila ni-release. Call to action. Are we about to see the light at the end of the tunnel? Ayan. So, click natin yan. Kung makikita natin yung PDF file, ito yung itsura nun. Dahil nga fundamentally tayo mag-check ng stocks, usually minimension nila dito kung ano yung mga trend, ano yung magandang pag-investan, ay katulad nito, consumer pick. Ayan. So, basahin natin yung example ng kanilang pick. So, sabi nila dito yung P, Gold, at saka RRHI. We believe that retailers in the consumer sector will benefit from higher spending, which will be driven by the gradual reopening of the economy and higher election spending this year. Given this, our top pick for the sector is P Gold and RRHI. Moreover, both P Gold and RRHI
So their respective share prices dropped by more than 10% over the last week, providing investors an extra margin of safety as the fundamentals of both companies remain intact. Sa ganitong way ay magkakaroon kayo fundamental idea, so ini-explain nila gamit yung mga nire-release nilang updates dun sa fundamental tab. Okay, na pinakita ko kanina. So ito yung website na sinasabi ko sa inyo. Punta kayo sa research, fundamentals, and then update reports. Meron din silang snapshot. Ito, click nyo yung snapshot. And makikita nyo ngayon dyan kung ano yung mga list of companies at yung parang in a snapshot, in a summary, kumbaga, yun ang ibig nilang sabihin dun sa snapshot. In summary, ano yung status para sa kanila, ano yung status ng company like Ayala Corporation, and ito yung symbol niya, stock symbol niya is AC. Yung rating nila for Ayala Corporation is hold, meaning ay stay ka pa rin doon sa current position mo. Magstay ka lang doon, wala kang ibebenta or wala kang bibilhin. Hold mo lang kung ano yung current position ng inyong stock. And nakalagay dyan kung sino yung analyst and anong klaseng industry. And dito sa snapshot makikita ninyo yung rating nila, personal rating nila as a company, hold, buy, or check natin kung may sell. So halos lahat ng mga nandito sa listahan na to, like Jollibee Foods Corporation, ayan, sabi dito ay hold. So hold lang din daw yung inyong status or yung inyong mga stocks, i-hold nyo lang siya. The other way is through technical naman. Okay, so kanina, diniscuss natin kanina yung fundamental. Diba dalawang ang klase yung pag-a-analyze kung ano yung dapat mong bilhin, ano yung dapat mong ibenta. So through technical naman ngayon, tayo magdi-decide versus fundamental. Yung kanina is fundamental, si Call Financial mismo ang magbibigay sa inyo ng idea kung ano yung dapat ninyong bilhin or ibenta. Then kayo na yung magde-decide. Dito naman sa technical side, so ito yung puntahan niyo yung research, then technical, research then technicals tab, and nasa under yan ng technical guide. So kung makikita ninyo, ayan yung mga parameters ng kanilang technical guide. So meron ditong naka-indicate dito kung magkano siya. And for example, BDO. Ayan, BDO is nasa 130 pesos siya. And then meron siyang mga support and resistance dito. Like for example, 125 yung support. Yung short term niya is 125. Medium term niya is 124. And yung pinaka-high amount or yung pinaka-high possible price niya, peak price niya ay nasa 135. And yung low price niya ay nasa 98.50. So merong support and resistance dito na mini-measure. Ito yung mga parameters niya para magkaroon kayo ng idea. So medyo lalapitan lang natin ano, para mas makita ninyo ng eh, dahil maliit lang yung aking screen. Ayan. So ayan guys, so para may idea kayo, ayan, nandito sa baba, meron dyang trend mode kung down, pababa ba siya, babagsak ba siya, may sideways. So may mga meaning din yan, sideways. Alanganin yung sideways. And ibig sabihin nung up is uptrend siya, then downtrend. So nakalagay dito, naka-indicate dito yung mga tingin, yung via technical terms, nakikita niyo dito yung mga short term, medium term, high, kung ano yung saan papunta yung trend nung company stocks nila. So nakalagay din dito kung ano yung recommendation. Okay, nakalagay din dyan yung recommendation, sell into strength, lighten. Okay, so kung bebenta mo na ba siya or magbabawas ka lang ng stocks or bibili ka ba ng stocks. Sa bawat companies na nakalista dyan, nilagay nila kung ano yung tingin nila na dapat mong gawin. Ayan. So at least may idea kayo guys kung paano kayo bibili ng stocks or magbebenta ng stocks via fundamental and technical guide ng Call Financial website. So ayan, I hope may natutunan kayo sa video na to. Kung may natutunan kayo, please i-like nyo naman ito at i-share nyo na rin sa mga nag-aaral pa lang or nagsisimula pa lang mag-aral or nagsisimula pa lang mag-stock market gamit ang Call Financial website. Ayan. Thank you so much for watching, and please don't forget to subscribe. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na and i-hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod pang ganitong klaseng video. Kung gusto mo ng investment, eto tuturuan kita sa abot ng aking makakaya.
hindi ako professional, ay hindi rin ako fund manager. Ako ay normal lang na gumagamit ng Call Financial, and ayan na nga, sinishare ko lang yung aking knowledge. So I hope nakatulong yan sa inyo. Check nyo yung aming mga YouTube homepage playlist. Okay, punta kayo sa YouTube homepage and mayroon kami mga playlist na makakatulong sa inyo. Thank you so much again. This is Alan and I will see you on our next video. Bye!